Isa sa mga sumaksi sa proklamasyon kina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte bilang bagong President at Vice President-elect ng Republika ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon, ang mag-asawang sina Tony Gonzaga at Direk Paul Soriano. Narito ang mga detalye ukol sa balita pagkatapos ng intro. Malaki ang naging gampanin ng celebrity couple sa kampanya ng Uniteam. Si Direk Paul ang gumawa ng mga campaign ads ng partido habang si Tony naman ang nag-host ng sorties at nagtanghal din. Kasabay ng proklamasyon kahapon, inilabas niya sa kanyang YouTube channel na Tony Gonzaga Studio, ang cover ng Roar ni Katy Perry, na madalas niyang kantahin sa mga campaign rallies. Sa isang video, makikitang personal na ipinakilala ni BBM ang mag-asawa sa kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. "Lahat ng ads ko ginawa niya," sabi ni BBM patungkol kay Direk Paul Soriano. Si Tony naman, siya ang nagpe-perform, kawawa ito, binubugbog siya sa social media ng mga hindi naniniwala. Matatanda ang noong Setyembre taong 2021 pa lamang ay umani na ng cancel culture mula sa mga netizen si Tony nang i-guest niya si BBM sa kanyang award-winning talk show vlog na Tony Talks. Mas lalo pang yumigting ang pag-cancel ng mga netizen kay Tony nang maging host siya ng proclamation rally ng Uniteam noong Pebrero sa Philippine Arena. Dito ay hayagan na niyang ipinakita ang pagsuporta sa Uniteam. Kinabukasan ay nagbitiw siya bilang main host ng Pinoy Big Brother, PBB, sa ABS-CBN, na naging tahanan niya sa loob ng maraming taon. Nanindigan naman si Tony sa kanyang ginawa. Samantala, sa isang panayam ay tahasang sinabi ni Direk Paul na handa silang tumulong sa Marcos administration kung kinakailangan.